Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. This video in particular is part of my series on math. Now, I already talked to you about circles and squares before. If you haven't seen those videos, there should be a link popping up right here to see the entire playlist. Today, we're going to talk about rectangles. Bakit rectangles? Again, lagi lumalabas sa exam. So what we're going to do is, I'm going to switch over to my PC so I can show you better. I'll see you in a bit. And if you have a copy of the workbook, make sure that you answer the exercises included there. So, I'll see you in a bit. About rectangles naman, na pag-usapan natin ibang shapes, and today, we're going to talk about this other shape. The first thing that we're going to do is to talk about the formulas. So, ang formula ng perimeter, two lengths plus two width. Basically, i-add mo lang kasi lahat. Now, with this side, yung mas maikli, ito tinatawag na width, ito tinatawag na length. Pero, ang gusto ko muna, i-unburden kayo dun sa fact na kahit alin dyan, okay, pareho lang. Okay? Whether you call this side width, this side length, okay lang. Think of them as sides, okay? Four sides. Ang perimeter is basically, i-add mo lang lahat ng apat na sides. The same way na we do with squares. Kaya lang, ang thing lang, kaya pinangalanan ng iba, kasi magkaiba sila ng sukat. Okay? Pero basically, ang perimeter, okay, ang perimeter is, i-add mo lang silang lahat. So, add mo yung dalawang length sa dalawang width. Alright? Now, sa area naman ng rectangle, same thing din as square, multiply mo yung dalawa. In this case, i-multiply mo isang length at saka yung width. So, kung ito yung length, kung ito ay 10, ang width ay 5, ang area would be 10 times 5, which is 50. It's going to be different sa perimeter kasi kung ito ay 10 at ito ay 5, it's going to be 10 plus 5 plus isa pang 10 kasi pareho yung dalawang length at pareho yung dalawang width. So, isa pang 5. So, you have basically, 10, 10, 20, plus another 10, that is 30. So, this would be 30 centimeters, this will be 50 centimeters squared. Alright? Again, remember the formula, pero that doesn't end there. You have to understand kung ano talaga yung nahanap sa problem at ano talaga yung binibigay. For example, ito yung question. Sabi, what is the perimeter of an area of a rectangle that is 10 meters long and 5 meters high? That was our sample, right? So, kung ito yung rectangle, I suggest that every time you encounter a question with shapes, i-drawing nyo siya. So, ito daw ay 10, ito ay 5. So, ang perimeter niya, i-add mo lang lahat ng sides. I suggest i-kumpleto nyo na lang yung drawing ninyo. So, tapatan lang. 5, 5 din to, 10, 10 dito. And then add all of them together. That is again 30. 30 centimeters, kunyari. Ang area naman is, i-multiply mo yung isang side sa isang side. So, 5 times 10 is 50 centimeters squared. Now, that is how it's done. Now, I want you to try it out for yourself. Okay? So, iniba lang natin yung figures. Draw the rectangle and then complete it and solve this problem. Okay? So, hit pause now. Alright, let's see how you did. Again, the advice would be to draw the actual rectangle. Okay? To make it easier for you to visualize it. It doesn't have to be perfect. Just draw it. Okay? Ngayon sabi, it is 12 meters long and 8 meters wide. Ano ibig sabihin nun? Ang perimeter niya, kung kukumpletuhin natin, this is also 8, this is 12. So, it will give you, itong side na to is 20, 20 plus 20. So, ibig sabihin, ang perimeter niya is 40 meters. Ang area naman would be, i-multiply mo isang, yung length sa width. So, you have 12 times 8, or 80 na lang, plus 16. So, that is 96. So, 96 meters square. So, nang galing, minultiply mo lang yung 8 sa 16. Okay? Yun. Ang style here, ang style here talaga, 8 times 12 yan. So, 80 plus 16. Doon ang galing yun, ha? Baka kasi naguluhan kayo doon sa ginawa ko. When I multiplied 8 tsaka 12, ang ginawa ko lang is this, ha? 8 times 10, which is 80, plus yung 8 times 2, kasi para mabuuin, 12, 10 plus 2, so that is 16, kaya naging 96. Baka naguluhan kayo doon sa itsura ng solution ko, eh. Okay? But again, kung gusto nyo i-long cut yan, ha? 12 times 8, tas gusto nyo multiply dyan, kayo rin naman, okay lang din naman yun, kasi pareho rin naman ang lalabas. That's just how I do it. Okay? Now, let's try it, ano ba? Let's take it a step further. Paano kung medyo mas mahirap yung binigay? Ganito.
Sabi, what is the perimeter of a rectangle with an area of 80 meters squared if the length is 5 meters? Okay? Again, the key here is to draw. Okay? Iba kasi, akala nila kahit nila masolve ng formula lang, tapos minsan lalabas mali yung sagot nila. So, the best way for you to solve it is to actually draw it para ilagay nyo lahat ng information na binigay. Sabi, ang length daw, or basically, isang side dito sa dalawang to is 5 meters. Okay? Ngayon, ang area niya is 80 meters squared. Yung area is all of this shaded. Okay? Ang formula ng area ng rectangle is length times width. Ngayon, binigay yung isa, binigay yung 5, right? So, yung 80 meters squared mo is 5 times x, which is yung isang side pa niya or isang width niya. So, what you would do next would be to divide both sides by 5 para makancel ito. That will give you 16. Yun ang magiging x. Ibig sabihin, kung 5 yung isa, this would be 16 meters. Ngayon, yung iba nahihinto dito kasi bakit daw mas mahaba yung width. Again, don't be so caught up dun sa, mas mahaba dapat yung length sa width. Okay? Kasi dun nahihinto lahat ng mga tao eh. Don't be caught up doon sa titles. Ang importante, masolve nyo yung problem. Okay? Mag-move kayo past that. So, diyan ko yan. Kasi iba nagugulan. Hindi pwedeng maging, length, hindi pwedeng maging mas mahaba sa 5 yun. So, imposible yung tanong na yan. Don't be so boxed up doon sa ganung concept. Okay? Learn to solve the problem regardless of kung ano yung binigay. Okay? So, meron ka na ngayong figures. 16 meters yan, ito 5. Kumpletuhin lang natin. Kung 5 yun, tapat niya 5 din. Kung tapat nito, 16 din. Tapos i-add mo lang lahat. So, 16 plus 5 is 21 times 2 na lang. That is 42 meters. The answer is 42 meters. Okay, again, ang ginawa natin, ni-reverse engineer lang natin. Mula doon sa 80, nakuha natin yung isa pang side or yung width in this case. Tapos, kumpletuhin yung circle, i-add lahat para makuha yung perimeter. Okay? Okay? So, I want you to try it out for yourself. Iniba lang natin information. So, hit pause now. Alright, let's see how you did. Okay? Again, drawing tayo. Meron kang rectangle. Anong hinahanap yung perimeter? Ang binigay yung area. Ang area daw is 120 meters squared, which is length times width. Ang binigay yung width daw is 20 meters. Ibig sabihin yung isa ay 20. Okay? So, ano yun? 120 is equal to L times 20, or gawin natin X para nasanayan na kasi natin yun. Divide both sides by 20, that will give you X, makakancel itong side na to. 120 divided by 20, that is 6. So, ibig sabihin ko 20 yan, ito ay magiging 6. Ito ay magiging 6 din, this will be 20. Tinapat-tapat lang natin. Na ang perimeter, i-add mo lang yan lahat. So, 26 times 2, that will give you 52 meters. Okay? It's really that simple. Basta may drawing kayo, tsaka meron kayong good grasp ng kung ano yung formula. Okay, ngayon papalitan natin uli yung setup ng tanong. Sabi, what is the area of a rectangle with a perimeter of 6 meters if the width is 10 meters? Ngayon, anong kailangan gawin dito? Again, formula. Kung gagamit natin yung formula, you will solve for the perimeter. Ang perimeter, ang formula is 2 length plus 2 width. So, ang binigay, sabi yung isang yung width daw ay 10 meters. Kung gusto niyo i-long cut, that would be P is equal to 2X plus 2 times 10. So, isosolve natin yan, P is equal to 2X plus 20. At yung perimeter na yan, dahil binigay na yan ay 60 meters. So, yan. Meron kang formula dyan. Ililipat natin ito sa kabilang side. This will give us 60 minus 20 or 40. This will be 2x equals 40. Divide both sides by 2 para makancel. X is equal to 20. Ibig sabihin, 10, 10, 20, 20. Okay? Tapos, ang hinahanap ay area. Ang formula ng area is length times width. So, you have area is equal to 20 times 10 or 200 meters squared. Again, anong ginawa natin? Reverse engineer natin para makuha natin yung isang side tapos isang area. Ngayon, what you could do instead of yung ito, kung nagugulan kayo sa mga inequalities, again, ang solution yung drawing, yung rectangle natin dito. Kung 10 yung binigay, yung sabihin 10 na agad yun. Ang target natin maging 60.
So, 10, 10, may 20 ka na. Okay? Ibig sabihin yung 60 mo, para maging 60 pa yung 20, nawawala yung 40. Kung ano man yun, hatin mo sa dalawa. Kasi yung 40 would be 20 plus 20. So, again, kung comfortable na kayo doon sa konsepto ng ano itsura ng rectangle, pwede nyo reverse engineer yan instead of doing this. Pero kung hindi kayo komportable, master this method muna hanggang masanay kayo. Okay, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. If you have a copy of the workbook, your exercise is on page 23, rectangles. Make sure that you answer this section. And if you want to know how to get a workbook for yourself, you can send me a message, www.facebook.com/teamlaika. And I hope to see you in my next video. So make sure that you're subscribed because there are more videos coming up really soon. And you can watch all up here. There's a playlist of mga videos that are already available. God bless you guys. Keep praying, keep believing, keep praying. I'm always praying for you and believing in you. Don't quit. Kaya niyan. Kahit medyo nahihirapan, watch it again and again until you pick it up. If you're part of the online community and you're watching this from an online learning experience, make sure that you answer the exercise below para makuha ninyo yan. And para ma-ace ninyo siya, para mas mabilis ninyo siya ang masagotan pagdating sa araw na exam. God bless, guys, and I'll see you in my next video.